Lihim na mayaman. Kabanata 610. Wala kang utang na pabor sa Dixon family. Sumimangot si Alexander Yang at binigyan ng matalim na tingin si Huang Qingshan. Oo, napabuntong hininga si Huang Qingshan, puno ng kalungkutan ang kanyang mukha. Marami na akong nagawa para sa Dixon family mo noong nakaraan. Malaki ang binayaran ko para dito. Pagkatapos noon, ayoko nang magtanong. Nang marinig ito, bahagyang nabigla ang ekspresyon ni Alexander Yang. Mula sa sinabi ni Huang Qingshan, nangangahulugan ito na may nagawa na siya para sa matandang master. Mabaho brat, bitawan mo si Kuya Bao. Gusto mo na bang mamatay? F**k, ginawa mo yon. How dare you act so impudently in this area of Emerald Lane? Ang ilang malalakas na binata na itinumbo ni Yehe lahat ay tumayo at tinitigan si Alexander Yang na walang kasiyahan. Sa kanilang opinyon, gaano kaya ang kakayahan ng isang binata na kasama ni Old Huang? Paano niya nahawakan si Brother Bao sa kanyang teritoryo? Paano siya naging walang awa? Hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Anong ginagawa niya? Napatingin si Alexander Yang sa grupo ng mga binata na may mga bulaklak na braso at isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Anak, tapos ka na. Kung hindi kita lumpo ngayon, hindi Bao ang apelyido ko. Pinandilatan ni Bao da si Alexander Yang na may puot sa kanyang mga mata. Umuhungol siya sa galit na umapaw sa langit. Isang patong ng balat ang nabalatan na ng isang kamay niya ng kumukulong tubig. Ito ay namamaga at may deformed, at ang kanyang buong mukha ay nasira. Pulang-pula ang mukha niya. Matanda Huang, tapos ka na rin. Siguradong sisirain ko ang pamilya mo. Sampal, sinampal ni Alexander Yang si Bao da sa mukha, dahilan para lumipad ang kanyang mataba na katawan ng mahigit 10 metro ang layo. Malakas siyang bumagsak sa lupa at gamulong-gulong ng ilang beses humahagulgul. Malamig na sinabi ni Alexander Yang, sa hinaharap, kung maglakas loob kang gumawa ng gulo para sa pamilya ni Huang Qingshan, ilalayo kita sa mundong ito. Yehey, itapon mo ang grupong ito ng mga tao. Oo, nakuha ni Yehey ang order at sumugod ng walang pag-aalinlangan. Hinawakan niya si Bao Tuo at sinuntok at sinipa ng 3 beses. Binugbog niya ang isang grupo ng mga kabataang lalaki na umiiyak para sa kanilang mga magulang. Lahat sila ay bagbog at namamaga. Pagkatapos, itinapon niya sila sa kalye sa mabilis at marahas na paraan. Ikaw, maghintay ka lang, mabahong brat. Huwag kang umalis kung may lakas ka ng loob. Sagot ni Bao An. Napuno siya ng dugo matapos siyang tamaan, ngunit mukhang hindi pa rin siya kumbinsido. Umupo siya sa Black Ben at kinuha ang kanyang telepono para tumawag. Hindi pinansin ni Lin Muying ang grupo ng mga aso at manok, lumingon siya at tumingin kina Huang Qingshan at Huang Xiaomei. Mabigat ang mukha ni Huang Qingshan na tila nag-aalala tungkol sa isang bagay. Si Huang Xiaomei ay nagtatago sa likod ni Huang Qingshan, sinusukat si Alexander Yang na may pagtataka na tingin. Bakas sa mga mata niya ang paghanga at paggalang. Mr. Huang, sabi mo ibinalik mo ang pabor sa Dixon family. Anong nangyayari? Seryosong tanong ni Alexander Yang. Natahimik sandali si Huang Qingshan. Ang kanyang mga mata ay tila naaalala ang isang bagay na matagal nang nangyari. Sabi niya, "Young Master Yin, tama nga ang tawag ko sa'yo, di ba? Magkamukha kayo ng tatay mo. Kayo ni Lolo Dixon ay inukit mula sa iisang amag noong bata pa sila. Kanina, hinanap ako ng tatay mo. Lumabas din ako ng bundok. Napakasakit ng resulta. Nawasak ang iyong ama at ang Dixon family. Nawalan ako ng matalik na kaibigan at mahal sa buhay ko. At ilang mga ampon na lalaki. Ginawa ko na ang lahat para sa Dixon clan. Ikinalulungkot ko na hindi ko nailigtas ang Dixon family sa tamang panahon. Kaya, Young Master Yin, huwag mo na akong pilitin.
Sa hinaharap, gusto ko lang alagaan ng mabuti ang aking anak at mamuhay ng normal. Pagkatapos sabihin iyon, tila ayaw nang magsalita ni Huang Qingshan. Mukha siyang pagod na pagod. Yun lang ang masasabi ko. Little girl, say the guest out. Sabi ni Huang Qingshan, iniabot ang kanyang kamay para senadorya son si Huang Xiaomei. Nang marinig ang mga salitang ito, bahagyang kumunot ang noo ni Alexander Yang. Huling beses nang ang Dixon family ay nasa isang krisis, hiniling ni Paul Dixon kay Huang Qingshan na lumabas ng bundok. Noong panahong iyon, nang walang malay ang matandang amo, malamang na hindi niya alam ang tungkol dito. Nang si Huang Qingshan ay lumabas sa bundok, ang resulta ng Dixon family ay napakalungkot pa rin. Ito. Kung mali ang pagkakaalala ni Yang Muiing, ang Dixon family ay nawasak, at ang nasa likod ng Wen family ay dapat na ang Black Dragon King ng Dragon Prefecture. Parang ang dating patayan. Maraming sikreto ang hindi alam ni Alexander Yang. Mga ginoo, walang gustong makipag-usap sa inyo ang tito ko. Bumalik na po kayo. Maingat na sabi ni Huang Xiaomei. Teka. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Alexander Yang. Mr. Huang, mukhang nagmamataas ako. Hindi ko alam na hinanap ka ni Paul Dixon. Seryosong sabi ni Alexander Yang, isipin mo itong aking mapangahas na pagbisita. How dare you, Mr. Huang, talk about the process of that incident in detail. Medyo nasiraan ng loob si Huang Qingshan. Bumantong hininga siya at sinabing, hindi na kailangang pag-usapan ang nakaraan. Young Master Yin, hindi naman sa ayaw kong tulungan si Lolo Chi. Kulang na lang ang lakas ng loob ko. Hindi lang lahat ng alagad ko namatay, may mga malalakas din na kaaway na naghahanap sa kinaroroonan ko. Isa lang akong matanda na nakabaon na sa dumi ang kalahati ng katawan. Hindi ko na matutulungan ang Dixon family. Higit pa rito, ayoko nang maabala pa sa buhay ko. Pagkatapos ng araw na ito, dadalhin ko ang aking anak at aalis ng tuluyan sa Imperial City. Young Master Yin, huwag mo akong pilitin. Bigyan mo lang ako ng pagkakataong mamuhay ng mapayapa buhay. Walang ekspresyong sinabi ni Alexander Yang, Mr. Huang, bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang nangyari pagkatapos mong umalis sa bundok? Kung ayaw mo talagang magtanong tungkol sa mundo, hindi kita pipilitin. Gayunpaman, G. Huang, mula nang ikaw ay dumanas ng napakabigat na pagkalugi, ang iyong mga alagad ay namatay na lahat, ang iyong mga mahal sa buhay ay namatay na lahat, at ikaw ay tinugis pa ng iba. Handa ka ba talagang tiisin ito? Nang magsalita siya dito, ang mga mata ni Alexander Yang ay napuno ng malamig na liwanag habang nakatitig kay Huang Qingshan. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Huang Qingshan ay napuno ng malamig na liwanag. Naging malikot ang kanyang paghinga. Young Master Yin, walang kwentang sabihin. Kung hihilahin mo ako, hindi mo lang matutulungan si Lolo, kundi mas magdudulot ka pa ng gulo sa Dixon family. Sabi ni Huang Qingshan na may seryosong ekspresyon. Pagkatapos sabihin iyon, hinayla ni Huang Qingshan si Huang Xiaomei at tumalikod para umakyat. Teka, Mr. Huang, kahit anong mangyari, kailangan mong ipaliwanag sa akin ang bagay na ito. Seryosong sabi ni Alexander Yang. Ano, Young Master Yin? Gusto mo bang pilitin ako? Biglang lumingon si Huang Qingshan. Ang kanyang mga mata ay puno ng sigla, at ang kanyang katawan ay puno ng kapangyarihan. Parang nasiraan na talaga siya ng loob sa mundo. Ang mga aksyon ni Alexander Yang ay umabot pa sa kanyang ilalim. Young Master Yin, huwag mo akong piliting gumawa ng exception at paalisin kayong lahat. Sabi ni Huang Qingshan sa malalim na boses. Yehey, bantayan mo ang upuan ni Mr. Huang. Payak na sabi ni Alexander Yang. Dahil sa pagkabigla, si Yehey ay biglang humakbang pasulong, at ang kanyang anyo ay parang hangin habang siya ay humahabol kay Huang Qingshan. Ham, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Huang Qingshan, at bigla rin siyang gumalaw.
Ang kanyang may edad na figure ay matulin na parang kidlat habang nakikipagpalitan siya ng suntok kay Yehei. Bang! 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 Kaagad pagkatapos, ang tunog ng hangin sa maliit na tindahan ay parang dagandong ng dragon at dagandong ng tigre. Nakakatakot ang aura nito. Dalawang anino na hugis tao ang dumating at umalis, dahilan para dumagundong ang hangin. Makalipas ang 3 minuto, nagkaroon ng malakas na kalabog. Naghiwalay ang dalawang anino at ang bawat isa ay umatras ng mahigit 10 metro ang layo. Ito, ikaw, ang martial art mo ay kapareho ng dumaan noon. Ang ekspresyon ni Huang Qingshan ay puno ng pagtataka at pagkalito habang nakikita siya kay Yehei, na parabang nakakita siya ng isang bagay na hindi kapanipaniwala. Abangan ang susunod na kabanata.